pinakamahal na kahoy o puno na matatagpuan sa Pilipinas. Kapag meron ka nito, magiging milyonaryo ka kapag naibenta mo. Ang lapnisan o agarwood ay isang non-timber na uri ng kahoy na ginagamit dahil sa kanyang katas o dagta na ginagamit sa industriya ng pabango. Ang puno ay napakabihira at matatagpuan sa pinakamalayo na bahagi ng gubat ng Timog Silangang Asya, kabilang ang Pilipinas. Ang puno ng lapnisan mismo ay hindi masyadong mahalaga. Ito ay nagiging sought-after material lamang kapag ito ay nahawaan ng uri ng amag o molds na nagtitrigger ng defensive reaction mula sa puno upang makagawa ng mabangong sangkap. Malalaman mo kung ang isang puno ay nahawaan sa pamamagitan ng pagtingin sa kulay ng kahoy nito. Ang mas maitim na kahoy ay malamang na nangangahulugan na ang puno ay nahawaan at nagpo-produce ito ng mabangong amoy. Ang oily substance na ito mula sa infected agarwood ay nagkakahalaga ng higit pa sa bigat nito sa ginto. Ang mga tagagawa ng pabango at insenso ay handang magbayad ng milyon-milyong dolyar para sa isang litro ng liquid gold. Noong 2013, ang kalakala ng agarwood ay may pandaigdigang halaga na $8 billion. Ito ay tinuturing na pinakamahal na puno sa mundo. Ang isang kilo ng agarwood ay umaabot sa 750,000 pesos. Ang isang buong puno ay nagkakahalaga ng 10-10 milyong piso. Kaya naman, maraming tao ang nagkakandarapa para lang sa piraso ng pambihirang punong ito. Ang lapnisan ay tumatagal ng 20 taon upang maging mature bago mumaani ang kahoy nito. Lumalaki lamang ito sa mga lugar na may mataas na elevation at malamig na klima. Ang puno ay lumalaki ng 10-12 talampakan lamang. Mahirap itong palaguin. Kaya naman, nananatili ito na napakabihirang species ng kahoy. Sa Pilipinas, ang lapnisan ay matatagpuan lamang sa gitna ng pinakamakapal na kagubatan ng Mindanao at Visayas. Ang mga dayuhan ay naglalakbay sa Pilipinas at nag-hike sa malalayong Nayon upang humingi ng tulong sa mga taga-Nayon upang mahanap ang pambihirang punong ito. Ngunit ang lapnisan ay isang endangered species at nasa ilalim ito ng proteksyon ng gobyerno. Sinasabi ng Department of Environment and Natural Resources na labag sa batas ang pagbili, pagbebenta, pagkolekta o pagdadala ng anumang bahagi ng lapnisan. Depende sa kalidad ng mga raw materials, ang agarwood ay naglalabas ng iba't ibang amoy, gaya ng soft florals, mast, vanilla at bright fruits. Ito ang paboritong pabango ng mga perfumers, mga tagagawa ng insenso at tagagawa ng kandila.